Hi, magandang araw sa inyo guys. Welcome to Ohana New Zealand Channel. Tara, samahan niyo po ako na explore na naman tong lugar namin, tong Timaru. So, puntahan natin yung famous lighthouse dito sa Timaru, what was built around 1904. So, hindi ako nagkakamali. So, tara guys. Let's go. Hi guys. Ito medyo natagpuan na namin yung way para sa papuntang lighthouse. Yan, doon kami galing. Yan, toto ko. Yan, doon kami galing sa yun. Sa pinaparang pier o port kanina. So layo rin. So ngayon nandito yung pinakaano niya. Yung lighthouse na rin. Yan. Yan Pacific Ocean yan, guys. Doon kami pupunta ngayon sa pinakaanong yan. Yan, tuktok. Yan, dyan kami pupunta. So, let's go guys. Ito yung entry. Yan. Yan. Yan ang aling yan. Tuhawaiki Matai-tai. Know your fishing rules. Yan. Pwede pala mag-fishing dito. Yan. Ito itong itong mga halaman na ito. Tinatawag nilang plaques. Yan, ito yung sacred daw to sa mga Maori. Yung anong yan, yung halaman na yan. Ito yung pinaka-entry ngayon. Yan. So every dito coastal area, so meron mga tsunami information. Tulad dun sa lugar namin. So yung information na yan, yan lang magtuturo sa inyo kung saan ang lugar na pwedeng puntahan to vacate nga, no? Just in case na mayroon tsunami. Yan. Ito yung walkway. Ganda. Dalaan tayo. Pero cross pala siya ng railway. Yan. Look for wings. So, very safe talaga dito pag mga ganitong mga tourist destination. So, merong mga proper talaga. Warning sign. Yan. Okay guys, let's go. Yan, ito na. Ganda na paligid niya. Yan na. Ang sila oh. Ang ganda. Ayun, kung mabibisita kayo dito guys, maraming lugar na ma-explore dito sa New Zealand. Ito, dito pa lang kami sa Tuhawaiki, so marami na talaga. Maraming lugar na i-explore dito. Ang ganda. Yan. Yan. Ito na yung entry point niya. Papuntang lighthouse. So punta, tignan natin ito. Yan to Tuhawaiki Jack Point. Yan. So alam naman natin yung importansya ng ng lighthouse para just in case na mayroong mga voyagers na naliligaw, so meron silang point of area na dapat puntahan. Hmm? Ay punta tayo. 30 minutes pa ang ang walk. Hmm. Ganda lang ang area. So, yun yung bahay na yun, nag-glass house na yun. Ganda lang ano niya. Ang ganda lang yung position niya. So, talaga nasa hill siya. Then, look out o look over siya sa Pacific Ocean. Ganda. Come on. Diretso pa tayo doon. Yan, tignan nyo guys. Medyo lang to. Hindi pa ito yung pinaka-point ng pupuntahan namin. So, napaka-taas niya lang. Ang ganda niya. Ayan, yung magina. Naglalakad. So, siguro meron pa kami 25 minutes to walk para masapit yung pinaka-lighthouse. So, tagal ko lang gustong matating yung lighthouse na yun. Kasi talagang isa siya sa pinakamatandang lighthouse na naitayo dito sa New Zealand. So, noong 2020 yata, inano na nila yon,
Nilagyan na nila yung solar-powered light para medyo mas efficient yung energy niya. Yan. Yan yung dating ano, ganda. Dating ano ito, dating bridge yata yan. Luma na siya. So, naano na siya, nilagyan na siya ng mga weeds. Yan. Kaya punta pa tayo dun. Oh, wow! Nakakalula guys! Ah, holy, holy! Wow! Nakakalula oh! Ah, grabe yun! Wow! Very ano lang siya, pagi lang siya ngayon. So, nakakalula rito. Ayan, medyo pababa na to. Nakakahingal din. Up and down yung ano niya, yung trek niya o yung daan. Oh, ganda oh. Ito yung ganda. Ah, grabe. Ang lalim. Yan, nagpapawisan na daw si Tanda. Grabe oh. Malapit na kami. Yan, ha. Umabot dito guys yung ano, pag na high tide. Meron siya mga barrier. Wala kayo. Hello. I'm good. Ayan, ha. Ayan na. Yan. Pwede na siya mga ano, mag-dog walk dito. Ayan. Kaya lang eh, up and down. Medyo baka mahirapan yung mga aso. Ayan. Ay guys, manu-notice nyo, dito sa New Zealand, well-fenced ang mga lugar dito. And tulad nyan, sa pinaka-coastal area nya, may mga fence yan. And then sa private property, may mga fence din yan. Ayan. So, ang purpose nyan, kasi pag nasa mga bakahan o tupahan, so, purpose niya para hindi sila makaliban doon sa ano sa mga lugar na tulad nito, no? Yan, so meron talagang aharang kaagad sa kanila. Yan. Kahit sa mga nasa state highway kayo o sa mga minor roads, talagang well-fenced ang mga private property. Where is it? Oh, man. And ito nagmula kami sa ano, nag-upisa kami sa baba, pataas, baba, then pataas na naman to. Ngayon, daming ano, seaweeds. Yung mga dark na naglutang ngayon. Yan na. Medyo natatakot nga lang ako sa ano to, sa Pacific Ocean na to. So, ang daming shark. Ito may biker. Malapit na kami. Malapit na kami sa lighthouse. Yan yung puting yan. Kita niya. Ang daming biker. Ang daming nag-dog walk. Cute na mga aso. Ganda. Cute na mga aso. Dami nik-nik. Yan si Timothy oh. Talagang ganda dito. Upo-upo pa siya eh. Oh. Ang ganda ng bench oh. Ganda lang kahoy. Ay, humalang si Tanda. What is it? Footprint of a dog? Not dog. What is it? Maybe cow? Cow? Might be. I don't know, you're not. It's a footprint. Ayan. Lapit na kami, guys. Lapit na sa, ano, sa lighthouse. Oh, yun na. Yun na yung lighthouse. Zoom in ko lang. Oops, sadali. Balabo. Malabo yung lighthouse. Ayan. Pagi kasi eh. Puntahan na lang, sandali. Malapit na guys, mga ano pa to.
mga 10 minutes walk pa to. Tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan. Tingnan yung kasama namin. Nahuhuli na. Ayan ah. Ang bagal lang maglakad. Konti na lang. Ayan guys, oh, ang dami pang gatong na naman. Oh. Ay, oh, ganda. Ay, at last, narating din namin. Ayan, malapit na kami. Ano na lang ito, mga 2 minutes. Kahihingal eh. Pero at least, ano naman, worth it naman kasi mapupunta na namin yung isa sa mga iconic place or building ng ano ng New Zealand na with this kahit sa matagal ng panahon na naitayo eh nananatili pa rin siya na nakatayo yan. And guys, nandito na kami, nakarating din. Ayan, mamaya ako na siya ipapakita yung lighthouse. So tingnan ko lang to, medyo malabo na siya eh. Malabo na yung kasulat. Nakita niyo yung pinaka bench. Pwede tayong umupo rito. Ayan o. Yung 19 pa to. 1971. 2007. Ayan o. Ayan o. Ito guys, isang ano. Pakita ko lang sa inyo yung pinuntahan natin. Picture mo ako dito. Ayan o. Yan yung lighthouse na very iconic siya. Yeah. Taga, it will help a lot lalo sa mga voyagers, sa mga ship, mga ganyan. So nag-guide sila papunta dito sa ano, sa the dock ng Timaru o sa port ng Timaru. Then makakatulong dito sa mga shipwreckage, let's say, o sa mga survivors sa mga ano, sa mga shipwreckage. So may dadirect sila. Yeah. Tingnan natin yung ano. Yan, ito yung Tuhawaiki or Jack Point Lighthouse na tinatawag. Yan. So kailan ba binilto to? Tuhawaiki Point or Jack Point get its name from Hone Jack to Hawaiki, a maritime ship belonging to Ngāi Tahu and Kai Tahu tribe that originally resided on some islands 1886 and was constructed on site at Tuhawaiki Point of the Timaru Harbour Board in 1903. A salt keeper lived on site until the light station was automated in 1913. The lighthouse can be seen for 18 nautical miles and is part of a coastal network that is owned and maintained by Maritime New Zealand. Yan. Yan. Ito, ikutin natin. So, taas din, no? Dati guys, merong ano to, tinatawag na meron nag-ooperate nito noong 1904. So, tinatawag nyo lang lighthouse siya. Pero nung ano yata, so, late 1930, so, tinanggal na lang siya at, so, kumbaga, ano siya, itinar na lang siya some energy to power up the light. Pero sa ngayon, 2020, ginawa na nila solar light ang ano dito. So, automatically, light on pag sapit ng dilim. Yan. Ito na yung pinaka-iconic niya. So, worth it naman, guys, for about 30 to 45 minutes of walk. Ay, napuntahan din natin itong famous ano, lighthouse na ito. Tinatawag na yung Jack Point Lighthouse dito sa Timaru. Yan. Ang ganda niya. So, worth it ang pagbisita natin dito. Yan. Oh. Ang ganda na place pati niya. Pati yung mga ano dito, yung mga kabahayan dito. Isa, ang ganda yung pinaka-location niya. So, talagang overlook dun sa, ano, sa Pacific Ocean. So, ganun na lang guys. Thank you very much for
for watching. Doon pa po sa mga taong hindi o nakaka-subscribe dito sa aming channel, sa Uhala New Zealand channel, please do so. And I highly appreciated po sa pag-inyong pagpindot sa subscribe button. Thank you very much. And see you around next time sa mga latest sa natin, sa video nga upload pa po. No? Yun, doon tayo nang galing. Oh, napakalayo. Sige po. Thank you po. And God bless you everyone.